Hindi naman porket taong lansangan ay masamang tao na. Hindi naman nila kasalanan na ipinanganak silang mahirap. Nagagawang magnakaw ng dahil sa kawalan ng pag-asa at para lamang mapakain ang kanilang pamilya. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng kaibigan na isang taong kalsada? Kung ganun, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Inalagaan ng mag-asawang basurero ang batang si Junjun. Hindi na niya nakilala pa ang kanyang tunay na mga magulang. Ang kwento ng mag-asawang nag-alaga sa kanya ay iniwan lamang siya ng isang babaeng bayaran at baka ito ang kanyang tunay na ina. Nang dahil sa hirap ng buhay ay namamalimos lamang si Junjun sa kalsada at kung minsan naman ay nangongolekta ito ng mga basura. Inggit na inggit si Junjun sa ibang mga bata tuwing makikita niya ang mga ito na mayroong mga laruan at higit sa lahat ay lumaki sa isang mayamang pamilya. Ang saya siguro, mabuhay ng masagana. Yung nag-aaral ka sa eskwelahan, tapos binibigyan ka pa ng baon ng iyong mga magulang. Naiinggit na sabi ng bata. Sa murang edad pa lamang kasi ni Junjun ay natuto na siyang maghanap buhay. Kailangan niyang tulungan ang kinilala niyang mga magulang. Nang sa ganun ay makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya si Aling Lolita na nakahiga sa kanilang upuan na gawa sa kawayan. Namumutla ito at hindi makahinga. Inatake na naman ng hika matapos makalanghap ng mga usok sa kalsada. Tay, kumusta na po si nanay? Magiging maayos pa po ba ang kanyang kalagayan? Malungkot na tanong ni Junjun. Ang nanay mo kasi, sinabihan ko nang huwag na siyang magtatrabaho pero hindi ko siya maawat. Yan tuloy, inatake pa siya ng kanyang hika. Kailangan kong dumiskarte ng pera upang makabili ng gamot niya. Malungkot na sagot ni Mang Peter. Agad lumabas ang mag-ama upang dumiskarte ng pera. Namumulot sila ng mga bote at bakal sa mga basurahan at pagkatapos noon ay pinagbebenta nila itong dalawa. Sa murang edad pa lamang ni Junjun ay sinusubok na siya ng buhay. Hindi man lang niya naranasan na maglaro sa labas katulad ng ibang mga bata. Tay, nakapulot po ako ng malaking bakal. Sa tingin ko ay mga 4 kilo po ito. Makakabili na po tayo ng gamot ni nanay. Masayang sabi ni Junjun. Ang hindi alam ng bata ay nagkakahalaga ng 300 piso ang gamot ni Aling Lolita. Anak, hindi pa tayo pwedeng magpahinga. Kailangan pa nating mangalakal dahil kukulangin pa ang ating pera. Nakayukong sagot ni Mang Peter. Pagkatapos noon ay namalimos pa sa kalsada si Junjun. Kahit papaano naman ay may nagbibigay naman sa kanya. Sa dami ng tao sa bayan ay nakaipon naman siya ng 50 pesos sa loob lamang ng 2 oras. Agad dumiretso ang mag-ama sa tindahan ng gamot. Napatingin na lamang sila sa kanilang pera dahil 5 piso lamang ang natira sa mga ito. Bumili sila ng tinapay upang makakain si Aling Lolita. Hindi kasi nila makakaya kung mabawasan ng isa ang kanilang pamilya. Lumipas ang kalahating oras ay nakauwi na ang dalawa. Lolita, kumain ka na at pagkatapos ay uminom ka na ng gamot, nakangiting sabi ni Mang Peter. Eh paano naman kayong dalawa? Hindi pa kayo kumakain. Halina at pagsalusaluhan natin itong tinapay. Seryosong sabi ni Aling Lolita. Nay, kumain na po kami sa labas ni tatay. Huwag niyo na po kaming isipin at magpagaling na lamang po kayo. Sabi ng batang si Junjun. Pero ang totoo niyan ay gutom na ang mag-ama. Maghapon silang nagtatrabaho ngunit hindi man lang sila nakapagmeryenda. Sa hirap ng buhay ay kailangan nilang unahin si Aling Lolita nang gumaling ito sa kanyang karamdaman. Maya-maya lamang ay nakatulog na ang matandang babae kaya agad nagsalin ng maraming tubig sa baso ang mag-ama. Binusog na lamang nila ang kanilang mga sarili gamit ang tubig at pagkatapos noon ay itutulog na lamang nila ang gutom na kanilang nararamdaman. Anak, pasensya ka na kung kailangan nating gawin ang bagay na to. Alam ko naman na ayaw mo ring lumala pa ang sakit ng nanay mo. Malungkot na sabi ni Mang Peter. Opo tay, lahat po ng bagay ay handa ko pong gawin para sa inyo ni nanay. Ako pa nga po dapat ang magpasalamat dahil inalagaan niyo akong dalawa. Nakayukong sagot ni Junjun.
Kinabukasan ay nakahinga na ng maluwag si Aling Lolita. Balak na ulit itong magtrabaho upang kumita ng pera. Tara na at mamulot na tayo ng mga basura. Pasensya na kung inatake ako kahapon ng hika. Nahihiyang sabi ng matandang babae. Napasimangot naman ang mag-ama nang dahil sa sinabi ni Aling Lolita. Ano ka ba mahal? Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Huwag kang mag-alala dahil kaya naman namin ni Junjun na magtrabaho. Sagot ni Mang Peter. Tama po si tatay. Kung sakaling magsakit po kayo, ay baka lalo po tayong mahirapan. Dagdag ni Junjun. Ngunit sa pag-alis na mag-ama ay nagsimula namang maglaba si Aling Lolita. Hiyang-hiya ito sa kanyang pamilya dahil mahirap na nga siya. Tapos pakiramdam niya pa sa kanyang sarili ay wala siyang pakinabang. Ngunit habang naglalaba si Aling Lolita ay bigla na naman itong inatake ng hika. Hindi na ito nakatayo at doon ay naputulan ng hininga. Walang kaalam-alam si Mang Peter at Junjun na mayroon ng masamang nangyari sa matandang babae. Masaya pa silang nagtatrabaho dahil marami silang napulot na mga mapapakinabangang mga bagay. Lumipas sa maghapon ay bumili ang mag-ama ng masarap na ulam upang ipasalubong nila sa kanilang ilaw ng tahanan. Nay, nandito na po kami. May pasalubong po kami sa inyo ni tatay. Masayang sabi ni Junjun. Ngunit sa pagpasok nila sa kanilang munting bahay ay nakita nila si Aling Lolita na nakahiga sa sahig. Malamig na ang katawan ng matandang babae kaya alam ni Mang Peter na wala na itong buhay. Napaluhod na lamang sila nang dahil doon, hindi nila napigilan ang pagtulo ng kanilang mga luha kaya maya-maya lamang ay sila na rin ang naglibing kay Aling Lolita. Wala kasi silang pera para makabili ng kabaong kaya ito na lamang ang kanilang ginawa. Lolita, bakit mo naman kami iniwan? Ang akala ko ba naman ay magsasama pa tayong dalawa hanggang sa mas tumanda pa tayong dalawa? Umiiyak na sabi ni Mang Peter. Ngunit si Junjun naman ay nananatiling umiiyak. Hindi malaman kung paano siya kikilos. Hindi siya makapaniwala na kanina lamang ay kasama pa nila ang kanyang ina. Ngunit ngayon, ito'y wala na. Kinabukasan ay parabang wala sa sarili si Mang Peter habang ito ay namumulot ng mga basura. Nakatulala lamang ito na parabang hindi alam ang kanyang ginagawa. Tay, kung umuwi na lang po muna kayo, magpahinga na lamang po kayo at ako na lamang po muna ang magtatrabaho. Nag-aalalang sabi ni Junjun kay Mang Peter. Ngunit nananatili itong nakatulala at umalis sa kanyang harapan. Nakatulala ito habang pauwi ito sa kanilang bahay at hindi nito napansin ang paparating na sasakyan. Nasagasaan si Mang Peter at nawalan ito ng malay. Pinagkaguluhan ito ng mga tao at agad nila itong dinala sa ospital. Sa kasamaang palad ay binawian na rin ng buhay ang matandang lalaki, ngunit walang kaalam-alam si Junjun sa mga nangyayari. Pagkatapos magtrabaho ng bata ay agad itong umuwi sa kanila, pero isa sa kanilang mga kapitbahay ang lumapit sa kanya. Junjun, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko sa'yo. Kasi si Mang Peter, nanginginig na sabi ng isang babae at hindi nito na ituloy ang kanyang sinasabi. Bakit po? Ano pong balita kay tatay? Wala nga po siya dito sa aming bahay, sabi ni Junjun. Ang tatay mo kasi, nasagasaan siya kanina. Junjun, tibayan mo ang loob mo dahil wala na siya, paliwanag ng babae. Walang kahit na isang luha ang pumatak sa mga mata ng bata. Para bang lumulutang ang kanyang sarili matapos niyang malaman ang masamang balita. Maya-maya lamang ay dumating ang katawan ni Mang Peter. Nagtulong-tulong ang mga tao at ibinaon nila ito sa lupa. Simula noon ay mag-isa na si Junjun sa kanyang buhay. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari. Wala na ang mag-asawa na nag-alaga sa kanya. Ngunit kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili upang mabuhay siya. Simula noon ay mag-isa nang nagtatrabaho si Junjun. Palaging pumapasok sa kanyang isipan ang masayang mga alaala habang nagtatrabaho sila na magkakasama. Lumipas ang isang buwan ay pinalayas siya ng ibang mga basurero doon upang mapasa kanila na ang mga basura na pwede pang maipagbenta.
Walang ibang naisip na paraan si Junjun kundi ang mamalimos na lamang sa kalsada upang kumita siya ng kahit na kaunting halaga. Ali, manghihingi po sana ako ng kaunting barya para po makabili ako ng pagkain. Pagmamakaawang sabi ni Junjun sa isang matanda. Nasaan na ang mga magulang mo at bakit kanila pinapabayaan? Tanong ng matanda habang dumudukot ito ng pera sa kanyang pitaka. Nang dahil doon ay nagsimula nang pumatak ang mga luha ni Junjun at ipinaliwanag nito kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ko na po nakilala kung sino ang aking tunay na mga magulang at pumanaw na po ang mag-asawa na nag-alaga sa akin. Umiiyak na sagot ni Junjun. Binigyan ito ni Lola Crisanta ng 50 pesos at pagkatapos noon ay nagmamadali itong sumakay sa taxi. Napansin naman ng batang si Junjun na nahulog ang pitaka nito. Sinubukan itong habulin ng bata, ngunit hindi na niya ito naabutan. Nang makita ni Junjun ang laman ng pitaka, ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata. Sobrang dami nitong lamang pera, ngunit hindi ugali ng bata ang mga angkin ng hindi sa kanya. Lumipas ang isang linggo ay palagi pa rin nag-aabang ang bata dahil baka sakaling bumalik ang matanda. Masayang-masaya naman ito nang muli niyang makita si Lola Crisanta. Lola, ito po ang inyong pitaka. Isang linggo ko na po kayong hinahanap at mabuti na lamang po ay muli ko kayong nakita. Masayang sabi ng bata. Nang bilangin ni Lola Crisanta ang pera ay hindi man lamang ito nabawasan ng kahit na piso. Nalaman niya sa kanyang sarili na mabuting tao ang batang ito. Maraming salamat iho. Hindi ako makapaniwala na hindi mo man lang ito binawasan. Nagawa mo pa itong isauli sa akin. Pagpalain ka ng Diyos. Teka, gusto mo bang sumama sa akin? Tutal, wala naman akong ibang kasama sa aking bahay, kundi ang aking mga katulong lamang. Masayang paanyaya ng matanda. Agad namang pumayag si Junjun upang maisalba ang kanyang sarili. Masayang-masaya ito dahil sa unang beses ay nakasakay siya sa isang magarang sasakyan. Mas nanlaki pa ang mga mata ng bata nang makita ang bahay ni Lola Crisanta. Sobrang laki nito at talagang masasabi mo na mayaman ang matanda. Halika na Junjun at pumasok ka sa loob. Mayroon ako mga kasambahay at ipagluluto ko nila ng iyong makakain. Masayang sabi ni Lola Crisanta. Kitang-kita ng matanda kung paano kumain ng bata. Gutom na gutom ito, kaya agad nitong naubos ang kanyang mga pagkain inihanda. Isang buwan ang lumipas ay binigyan siya nito ng uniforme at halos mapatulon si Junjun nang malaman nito na mag-aaral siya. Maraming salamat po sa inyo, Lola Crisanta. Hindi ko po akalain na matutupad po ang aking pangarap na makapag-aral po ako sa eskwelahan. Umiiyak na sabi ni Junjun. Isang araw ay may babae sa harapan ng kanilang bahay. Nagulat na lamang ang matandang babae nang muli nitong makita ang kanyang anak na napariwara sa buhay. Angelica, anong ginagawa mo dito? Tanong ng matanda. May nakapagsabi po kasi sa akin na nandyan daw po ang aking anak. Palagi ko po siyang binibisita. Ngunit nalaman ko na pumanaw na po pala ang mga nag-alaga sa kanya. Paliwanag ng babae. Gulat na gulat si Lola Crisanta matapos nitong malaman na apo niya pala ang bata. Kaya pala malapit ang loob niya dito dahil magkadugo pala silang dalawa. Junjun, patawarin mo ako. Alam kong hindi pa ako handang sabihin ito sa'yo pero ako ang nanay mo. Umiiyak na sabi ni Angelica. Ang akala ng babae ay magagalit sa kanya ang bata. Ngunit isang mahigpit na yakap pala ang matatanggap niya. Matagal ko pong hinintay ang oras na ito. Ang makilala ang tunay kong nanay. Pero nasaan na po ang aking ama? Tanong ni Junjun. Sinabi ni Angelica na wala na siyang balita dito at sa pagkakaalam niya ay meron na itong ibang pamilya. Dati siyang naging isang bayarang babae kahit mayaman sila. Ginawa niya ang bagay nito matapos siyang iwan ng kanyang kinakasama. Naging malinaw na ang lahat kay Junjun at nabuo na ang kanyang pagkatao. Naging maayos ang kanyang pamumuhay at nakakakain na siya ng masasarap na pagkain.
Ngunit kahit na ganun ay hindi mawawala sa puso't isipan niya ang mag-asawa na tumayong mga magulang sa kanya. Sobra-sobra pa rin ang pasasalamat ni Junjun sa Diyos dahil nawalan man siya ng mahal sa buhay ay nagkaroon naman siya ng panibagong mag-aalaga sa kanya. Simula noon ay naging maayos ang kanilang pamilya at kahit na kailan ay hindi siya pinapabayaan ni Angelica at Lola Criselda. Huwag mong isipin ang problema. Ang isipin mo ay kung paano ito masosolusyonan. Tandaan mo na kahit na kailan ay hindi tayo iniwan ng Diyos sa oras man ng kalungkutan o sa oras man ng ginhawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless all. Thank you.